10. Teka. Okay. Unang pag-aaralan po natin si Abraham. No? Yung unang slide natin si Abraham. No? As a father, exemplify faith. So, ito si Abraham, siya po nagdadala bilang ama na nagpakikita unang-una lahat, ano klase ang pananampalataya? Paano ka sumunod? Sapagkat sa lipi ni Abraham, doon nga tayo sumunod. Doon nga tayo nabuhay sa lipi ni Abraham hanggang yung henerasyon, hanggang umabot sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat kailangan po natin yung pundasyon na makikita po natin dahil doon dumaan. Bagamat may mga problema, may mga nangyayari kay Abraham, may mga negatibo pwede mangyari pag Abraham, pero ang pinakamahalaga po pinakita dito, yung pananampalataya ni Abraham. Sapagkat siya po'y nakatira sa Ur, no? Tatay niya si Tera. Makikita po natin, tinawag siya ng Panginoon, bagamat hindi niya alam ang lugar, sasabihin niya, pumunta ka sa Kanaan. Sumunod lang siya. Na lamang ang pananampalataya ni Abraham. Napakahalaga makita po natin, una, yung unwavering trust ni Abraham. Yung pagtitiwala niya. Next slide, please. Yung tiwala niya, in spite of uncertainties, Abraham trusted the promise. Dahil may pangako ang Diyos, talagang mataimtim ang pananampalataya po niya. Alam niya dahil may pangako ang Diyos. So, itong klaseng puso na tinuturuan sa atin na kung tayo mananampalataya, talagang dahil lamang sa sinasabi ng Diyos. So, sa lumang tipan, nandun yung pangako, no? Ito yung Abrahamic covenant na nabubuhay siya sa grace, hindi sa law. So, pangako ng Diyos, susunod. Ang tanong sa aplikasyon po natin, ganun ba talaga ang pananampalataya natin sa Diyos? Yung Diyos na nagkatawan tao na. Mahalaga tingnan po natin yung nagkatawan tao na. Kasi ang daming debate, yung Diyos na hindi nakikita, yung salitang Yahweh, no? Ang dami, naghayag na nga ang Panginoon. Nagkatawan tao nga, nag-incarnate na nga at naganap na nga sa krus ng Kalbaryo upang lalong maging matatag ang pananampalataya natin sa Diyos na ating Panginoong Jesus, na walang ibang naman tinuturo kung hindi ang Ama at ang Holy Spirit. So hindi na natin hindi na katakot-takot na debate tungkol sa Trinity, hindi maiintindihan, maunawaan ang tao ang Trinity kung hindi nabubuhay sa Kanya si Kristo. Sapagkat sa pamamagitan lamang ni Kristo, itinuturo niya kung sino ang Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, itinuturo niya kung sino ang Anak. So si Abraham, siya yung ama ng pananampalataya, father of faith, na kailangan makita natin. So in our life, always remember sa mga ama, yung pananampalataya talaga natin sa Diyos. Bit-bit nawa natin ito katulad ni Abraham sa pagiging father of faith. Isang bagay yung obedience, yung pagsunod ni Abraham. So kung tayong ama, dapat masunurin tayo sa Diyos. Kami, pinipili talaga po namin. Alam po nyo, katakot-takot na discipleship, katakot-takot na ng mga seminar of obedience, katakot-takot na debate na ginagawa tungkol obedience is better than sacrifice, kung ganito, without the word of God, you cannot follow God, you cannot obey, and without obedience, you cannot see the word of God. Mga pinaikot-ikot, simple lang po. Kung susundin natin si Abraham, hindi niya nakikita ang Diyos, nananampalataya siya, sumusunod siya. Tayo naman, hindi natin nakita ang Diyos, dumating ang ating Panginoon, naghayag ng pananampalataya, susunod tayo sa Kanya. Ganun lang kasimple yung buhay. Kung noon, pipilitin namin Monday may meeting tayo ha, mga workers, preaching group ng mga father. O Tuesday may meeting. Ang tunay na pananampalataya ay nasa loob. Dahil pupunta yan, pupunta man kayo sa meeting, susunod naman kayo, dahil sumusunod kayo sa pag-iisip, ang mahalaga po, yung Kristo, yung Diyos na sa atin, kaya kayo sumusunod. Kaya kayo sumusunod sa pagtugtog dito kay Pastor Jay, nagpa-practice kayo, sumusunod kayo sa Kanya. Alam mo bakit? Sapagkat nasa puso na ninyo, nasa spirito ng Diyos, sa pagsunod.
Naglalabanan lang yan. Ang isip mo, gusto mo, hindi mo, no? Kaya ka sumusunod. Pero ang mahalaga po yan, kaya bakit nananatili kayo? Naaalala ko eh, halos solo na lang si Pastor Jay dito, ano? Ngayon, antindi na ng banda. Hindi lang ang banda sa pagtugtog, pati banding nila sa sumyak-sum. Sa sumyak, antindi ah. Kami, wala kami sa time namin. Ano? So, ha? Sumyak. Kasi sila-sila lang pumunta doon eh. Hindi, naalala ko, pumunta kami one time doon, eh, hala, dati okay lang kumain ng, tama-tama lang, mga kabataan, eh, kayang-kaya gaano karami, no, nakakailang karne, kami ngayon, hindi na uubra, pati yung, pag senior, hindi na uubra, pati yung sa buffet namin, ako, hindi na uubra. Minsan kumakain kami, dalawa na lang kami, hati pa kami palagi. O sige, choking tayo, hati kami. O kakain tayo, o hati kami. Pero balik tayo doon. The reason why you are serving God, the reason why we fathers na nandirito, it's not that what we learn, but it's the living Christ that is in us. Ganun ang tandaan ninyo mga anak. Focus. Napakahalaga na makita yung buhay ninyo na ang Kristo ay nasa inyo. Nandyan yung minsan dual identity ng tao. Katulad ng mga estudyante, kahapon may kausap akong estudyante. Ang babait sa bahay. Ang sabi ko nga sa isang nanay, alam nyo, pag ang anak ninyo ay nasa bahay, wala kayong nakikita talagang masama o anumang gawa ng mundo. Pero pag lumabas niyan, andyan lahat na hindi nyo nakikita. Kaya anong pinakamahalaga? Bantayan ninyo. So kung itong pinag-aaralan po natin ang mahalaga yung pagsunod sa magulang. Sapagkat ang Diyos Ama na walang ipinapakita kung hindi yung pagsunod ng ating ama, ang ating lolo na si Abraham. So napakahalaga itong obedience, no? Ang pangalawa, yung leadership ng ama. Kaya kung magiging ama kayo, kung magiging ama pa lang kayo, ha? Okay, basta magiging ama. Kung wala kayong trabaho, wala kayo, hindi kayo matatag sa buhay, kundi kung gaano kaya, pinag-usapan namin noon eh, kung gaano kahirap namin noon na pinilit namin mag-aral. Kaya ako eh, talagang nag-aano ako kay Duterte eh. No, doon lang ako hanga sa kanya. Sa lahat ng presidente, kaya naman palang gawing libre ang pag-aaral. Siya lang gumawa noon. Hanggang doon lang ha. Sa ngayon eh medyo nagko-questionable na sa akin dahil dumami mga incheck. So, ano ang pinakamahalaga po dito? Sa tahanan pa lamang makikita na ang ama na sila talaga ay leader. No. Kaya palagi nung birthday ni Lloyd, pinasalita ako eh. No? Talagang ganda ng celebration. Sabi ko, oo, ako ang ulo ng tahanan. Naks. Pero siya yung leeg. Pag sabi doon, punta ka doon, punta na gano'n. Nag-joke ako. Pero hindi, sabi ko, oo, ako nga ang ulo. Pero siya yung utak. Alam nyo, role ng ama, maging leader doon sa tama na matuwid, at higit sa lahat, yung nananampalataya sa Diyos. Yan ang role ng ama, pinakamahalaga. Hindi yung kayamanan, hindi yung nagagawa ng kamay, hindi yung kung anong pisikal at natural na bagay dito sa lupa. Kung hindi ang pagiging ama na isang leader ng tahanan, dinadala niya saan? Sa Diyos ang pamilya. Lahat tayo'y matitigo. Kahapon lang, pinag-uusapan namin, pila-pila lang tayo, no? Lahat tayo mamawala. Anong pinakamahalaga? Ang pinakamahalaga, yung pamilya ninyo nadala ninyo sa Panginoon, nakilala nila ang Panginoon dahil may ama o ina ang leader ng tahanan na dinadala doon. Hanggang doon lang naman kami. Hanggang doon lang kami sa mga anak. No? Ngayon, ano pang iniisip namin kung kami senior na? Iniisip namin, kwentuhan kahapon, base lang kahapon,
Oh, ito ba, itong bahay dito kay Jacob naman yan, yung kabila kay Giselle na naman yan. Bakit kay matitigok rin naman kami? Wala kami madadala. So ano ang pinakabitbit namin dito? Yung nadala namin sa Panginoon. Dahil ang susunod na henerasyon ay mahalaga. Ito, tandaan ninyo sa leadership ng Ama. Kung noon, hirap ang buhay namin, pinilit namin para ang aming mga anak, sina Jacob at Giselle, makatapos. Dinaangat ngayon ang buhay namin sa buhay nila. Ang ganda ng buhay nila, no? Pero kung sina Jacob at Giselle, sa mga anak nila, hindi nila maituro, hindi na idala rin ang leadership, babalik yung buhay namin na hirap at maghihirap ulit ang susunod na henerasyon. Kaya anong mahalaga na inumpisahan ng ama't ina ng tahanan na dalhin bilang mga leader? You see, ang ama is a patriarch. No? He led his family, setting the example kung ano ang dapat gawin. No? Teaching us to have faith in God's plan of our lives. Ang tao, maraming plano. Base lamang sa nakita, sa nararamdaman, emosyon, at sa pisikal na nakikita. Pero kung sisilipin natin ang spiritual na buhay, plano ng Diyos ang dapat nakikita. Pinakamahalaga po yan. So paano natin makita ang plano ng Diyos? Sa pamamagitan lang itong pag-aaral na walang ibang ituturo kung hindi tumingin, focus sa author and finisher of our faiths na ating Panginoong Jesus. Hindi na natin pwede i-idolize si Moses, no? Ang lumang tipan, kung naalala natin turo ni Pastor Jay, yung lumang tipan, yung mga Hebreyo, idol kaya nila si Moses. Diyos nga nila si Moses eh. Ngayon, ayaw nila mag-focus kay Moses, ginagawa nilang Diyos naman ang commandments. E dumating nga ang Panginoon upang lalong pinalaganap to fulfill the commandment of God sa dalawang bagay lang. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa. Hindi pinahirapan, tao pinahihirapan. Kadalasan ito sinasabi ko sa mga kapwa-pastor. Doktrina ng tao palagi pinamumuhay natin. Aminado kami, nung naming kinagisnan mula sa lumang, mulang pananampalataya, kung ano-anong pinagagawa namin sa mga tao na pinagsisisihan na naman. Ako, pinagsisisihan ko kung ano-ano, makontrol ang tao. Meeting tayo Monday, meeting tayo Tuesday, meeting tayo Tuesday. Dahil pag hindi tayo meeting, hindi kayo available, hindi kayo magbibigay ng tithes. Pag hindi nagbibigay ang tithes, sino magbabayad ng rental? See? Ganun lang naman yun eh. Dinadaanan lang sa ano. Sa totoo lang. Dahil pag napag-aralan natin yung congregational type tsaka house church system, ay talagang lagapak tong congregational type. Dahil sa congregational type, kailangan nila ng pera, kailangan mabayaran ng overhead. Gina-justify namin yan noon. Pero kung ang mindset natin, house church, nasa bahay nga ang dapat ang ano eh, ang sambahan eh. But here we are. Sumusunod tayo sa tradisyon, sa kultura. Pero wag natin alisin yung Diyos mismo na nagahari sa atin, lalo na sa pagmamahal, no? Kami ni Pastor Jay, kita nyo kung naririnig nyo si Pastor Jay, ano siya, kaya namin magmahal ng Seventh-day Adventist, saksi ni Batman, saksi ni Robin, kaya namin mahalin sila, nauunawaan namin. Dahil ang puso namin, punong-puno lang yan, walang iba, kundi sentro sa ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So ito yung mga ama, they lead them, they lead the family, no? Just according to God's plan for their lives. Tandaan natin, kung kayo yung mga anak, may mga plano kayo, no? Kung kayo mga, kung yung mga K-pop, wala lang na ibang nakafocus, kundi si, yung mga singkitren, no? Mga, pero, natutuwa ako ngayon, alam nyo? Natutuwa ako, sumisikat ang bini. Di ba, Pilipino yon? At least Pilipino. Tapos, sino yun? SB19, SB20. SB19, no? Tama, SB19. Tama ba? Ha? Tama. O, SB19. Pinoy yun. Sabi ko, wow, at least Pilipino. No? Pilipino. Hindi na ako mahihirapan sabihin sa Pilipino, anya siyo? Binabati. At least Pilipino. Pero ganun naman sila. Ano ang ibig po sabihin nandito? Yung kultura natin, ang pinakamahalaga, kultura na nasa Diyos na galingin sa Ama. Dahil talaga pong
pag naghari ang Chinese sa atin dito, nasakop tayo ng Chinese dito. Alimbawa, kultura ng Chinese ang bibitbitin natin, kala ba ninyo? Eh, nung kultura ng Espanyol, ano? Naiwan pa nga hanggang kami. Lahi kami Chabacano, Espanyol eh. Kaya panalangin namin noon eh, Spanish eh. Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Memorize ko pa yun. Mula batang maliit, eh, talagang nakaluhod na kami. Alas 6 ng ano, nananalangin kami sa Sambuanga. Kultura. Anong maganda po bitbitin natin dito? Kultura ng Diyos. Fuck, hindi pa magulo. Kaya mo mahalin kung maski yung Muslim, kaya mo maunawaan sila. Ito pong pinakamahalaga. Babalik po tayo dun sa kautusan ng ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa. Kung namiiral ang pagmamahal diyan, yun ang magiging leader na napakahalaga po bilang kay Abraham. Ay, tatlo pala papag-aralan natin, no? So bibilisan ko na. Kasi mamaya si senyas na si Lloyd. Paano senyas mo? So, sacrificial love ang pinahalaga. Si Abraham, noted po siya sa kanyang sacrifice. Siya yung na anak niya ay talagang ihahain sa ating Panginoon, si Isaac. Talagang papatayan niya dahil sa pagsunod lamang sa Diyos. Pero sa totoo lang, ang pagsunod niya sa Diyos at ang paggawa niya sa pagpapatay kay Isaac ay dahil kilala niya ang Diyos, alam niya hindi papayagan ng Diyos, pero gagawin niya yun. Dinala niya si Isaac. Nung papatayin na niya, sinabay yung isipin mo, aakyat ka. Noon may drama pa yun, antindi ng drama. Sa pag-akyat, bitbit mo yung anak mo, na alam mo, papatayin mo. Noon, daming drama. Sa totoo lang, pananampalataya lang ni Abraham sa Diyos, kaya niyang gawin. Kaya nung papatayin na niya, ayun, biglang meron na hayo para magiging sacrifice kapalit. So, sacrificial love, ito yung mga ama. Tandaan ninyo, ang mga ama, isasakripisyo po talaga nila ang kanilang buhay para sa kanilang pamilya, para sa inyo. Kailangan po yan makita, lalong-lalo ng mga ama talagang magpapatuloy sa ating Panginoon. Kilala ang Diyos. Dahil kung papakinggan, titingnan po natin ang mga news, makikita ninyo sa mga news, may mga ama kung ano-anong mga ginagawa sa kapwa, no? Maraming kasalanan. Ang pinag-uusapan po natin, yung ama na meron siyang sacrificial love na kaya niyang mamahalin at hindi talaga siya aalis dyan at papaktatanggol talaga niya sa lahat ng mga bagay. Next, nasa sacrificial na pala tayo. Yan. O, tapos na tayo sa obedience. Okay. So, sacrificial, willing to sacrifice Isaac. Tapos natin tayo sa leadership. Yan. Ayun, he's willing to sacrifice Isaac, demonstrate the depth of his faith. Nandun, malalim kaya yun. Naalala ko nung ako'y nasa Saudi. No? Hindi tungkol sa pamilya ang sacrifice na ginawa ko. Ito ang katotohanan. Hawak ko yung mga tao sa cargo. At nagdi-deal kami sa yung sa pera sa Saudi na marami nagpapadala dito. Eh kaso na nung una okay lang sa ano ng gobyerno. Nagugulat ang bangko, ang daming pera na pinapadala sa Pilipinas. Nung natunugan na nila, oops, na ano na sila. Teka, economic sabotage 'yan. Hindi dinadaan sa bangko, kung hindi dinadaan lang sa sing padalahan dito. So nahuli ang mga tao ko. Nung nahuli ang mga tao ko, sabi, ako hulihin ninyo. Hayaan pakawalan ninyo. Hinuli nga ako. Kinulong ako noon. Pero yun ang sacrifice. Bakit nakayanan? Dahil mahal ko yung tao, dahil nauunawaan ko ang hirap ng mga tao. Sa totoo lang, nakalimutan ko yung pamilya ko. Ang naiisip ko, yung kapakanan ng mga tao, yung time na yon. So yung sacrifice nakikita nila, yung sacrificial na pagmamahal nakikita nila. Kaya ganun na lamang ang tapat ng mga tao hanggang sa kasulukuyan. Ang ating Panginoon, si Abraham, ito yung ginawa niya, talagang pinapakita niya yung kaya niyang ibigay sa Diyos, yung kanyang anak para i-sacrifice dahil mahal niya ang Diyos. And this is the love that the family should have. Ito po yung kultura dapat na umiral po sa atin. Anuman ang ama natin,
Minsan nagkakamali, may problema, pumalpak na naman. Tandaan natin yung amang yan ay kaya nilang isakripisyo ang kanilang ang pagmamahal. So, legacy, no? Abraham's legacy is not just in his descendants, but the spiritual heritage. Hindi lamang sa kanyang lipi, kundi yung spiritual na ibinigay niya, binaba niya sa kanyang mga lipi. Napakalahaga. So, itong hinihikayat sa atin na isaalang-alang ang spiritual na pamana na ating nilikha. Kung kami ni Pastor Jay, wala kaming iniisip kung hindi yung spiritual na buhay, tama, ayon sa ating Panginoon, ang siyang ibababa sa aming mga anak. Yun ang gusto namin ni na Brother Rex dito, na kung ano man ang pananampalataya namin sa Panginoon, ibababa rin po namin, maging matatag sila. Dahil sa labas, pag pumasok ng doktrina ng tao, susunod-sunod talaga mga yan. Susunod-sunod lang talaga eh. Kung doktrina lang ng kausuhan eh, sunod na eh. Kung doktrina lang ng kagutuman eh, pakita mo lang magandang hamburger sa ano, sarap. Pakita mo lang magagandang restaurant, uy, saan yan? Punta tayo dyan. Susunod ang tao. Ang ibig ko po sabihin, yung legacy na bibit-bit ng mga ama ay legacy galing sa ating Panginoon na siyang bit-bit natin. Hindi katulad noon na mahigpit kami para sumunod sa Panginoon, mahigpit. Si Giselle, naaalala ko. Ngayon, marunong na magsalita si Giselle. Sabi niya, bawal nga kami manood ng sine. Bawal kami. Ang daming bawal. Kaya si Pastor Jay, ang daming bawal niya noon. Pero hindi nila alam, nakakalusot si Pastor Jay. Ang daming bawal. Anong Pastor Jay? No? Ay, hirap gumalaw noon. Lalo na pag pastor. Ako, aminado ko, pastor ako noon. Kaya tuloy, nung nakawala kami sa Grace, tuwan-tuwa mga anak ko, nakawala sila. Ibig sabihin lamang, ang tunay na kalayaan at ang pagsunod ay hindi dun sa mahigpit na disiplinadong ano, kung hindi na itanim mo yung pagmamahal ng Panginoon upang yung pagmamahal na yan, siya namang umiral at mabuhay upang makasunod ng tao na may kalayaan. Outright yan eh, automatic yan, nagiging built-in. Hindi yung katulad ng law, walang iba kundi nasa isip lang ng mga tao. Pero ang law na sinabi na iniligay na sa puso ng tao, sa ang ating Panginoon, ito na yon, kaya kaya natin. Kaya mamuhay sa mundo. Alam nyo ang tunay ng Kristiyano? Kung ang Panginoon ay nasa atin, matatag, alam mo sa isip mo, sa spirito mo, sa katawan mo, kilala mo ang Panginoon, kaya mo mabuhay, kaya mo makisalamuha kay Ustad ganito, si Ustad Tigasapote, yung Muslim, kaya mo makisalamuha kay Seventh-day Adventist, maski Third-day Adventist, kaya mo kausapin, kaya mo gano. Isang mahalagang bagay, may reunion kami, pero huwag niyo munang gawin kung hindi kayo matataga. May reunion kami. Ando ng mga classmates, schoolmate, Nina Lois. Ako lang ang pastor. Hirap tuloy siya gumalaw. Parang hindi hirirap sila. Umiinom sila ng beer. Umupo ako. Tanungin nyo, uminom ba ako? Sabihin ko ba? Uminom ako. Control ko sarili ko eh. At hindi yung uminom ako, di nakapag-interact ako sa kanila, hindi sila hirap. May mga jokes silang atitindi green. Pinapakinggan ko lang. Paano natin ipapakita, ipamumuhay? Paano papasok sila sa buhay natin kung tayo yung lumalayo? Napakalungkot nga, napakamali nga noon ang mga lumang katuruan. Isipin nyo, ang kinagisnan namin, yung kay Pastor Jay, kung talaga natanim sa isip niya, ang Katoliko, tinatawag na unbeliever. See? Ano po sabihin, ibig ko sabihin dito, yung binibit-bit po natin, ang legacy, ay galing sa Diyos upang ang susunod na henerasyon na siyang dadaloy po at amamuhay ay nakaayon sa ating Panginoon.
Yung legacy niya na ang Kristo'y nasa iyo, hindi nasa isip. Pag nasa isip lang yan, ay siya. Maraming doktrina pwede lumabas. Kaya ang daming doktrina po. Ano yung bakit? Isip ng mga ngaral ang umiiral. Isip ng mga ano, tinuturo, doktrina nila. Malungkot nga ngayon, pinagmamalaki nila yung doktrina ni Calvinism, ni Arminian, no? Eh, pag ginising naman sila ng doktrina naman, ah, antitindi magdi-debate ngayon ang mga Katoliko, kalaban ninyo. Nakakatuwa ang mga doktrina nila, pero hahanapin lang po natin, ano ba ang katuruan ni Kristo? Tingnan natin, nandun ba ang bunga ni Kristo sa buhay nila? Eh kung sila nagmumurahan, nag-ano, wala yun. Nasa isip lang lahat. Ang nais po ng isang tatay dito, katulad ni Abraham, ay binababa niya yung pananampalataya sa Diyos. Yun ang legacy na binaba. Number one, yung faith talaga. Kaya siya yung the father of faith na makikita natin. So ang susunod na pag-aaralan pa natin,